guys, dito tayo sa ating iniwang project nung nakaraang buwan. So, maglalagay po tayo ng mga glass ngayon. Ito yung gagamitin nating screw. Kaso mo, sukat niya mahaba. Kaya nagpuputol po tayo. So, dito naglalagay tayo ng screw. Ayan. So, nag-testing tayo ng isang salamin. Guys, tayo kakain muna. Itong ating pananghalian. Bato. Yan. O, kain muna po tayo. So, ito naman po yung ating ikakabit na glass niya. Yung glass niya, double. Yan. So, maganda yan kasi kung mabasag man yung ibabaw, eh, meron pa rin isa. Pero obligado papalitan pag nabasag yung isa. Ito naman yung kanyang poste para dun sa railings niya. So may glass din po yun. Yan naman yung original na poste niya. So hindi natin nilagay yan. Ito nilagay natin poste. May eyebar yan dun sa ano, sa loob. Baka binalutan ng rain sheet. Para magandang tignan. So, yung original poste niya, pinutol natin. Ilagay natin dito para at least supporta rin. So, naglalagay tayo ng mga screw. Papatungan ng glass. Sida na yun. Itong portion na pong ito, ano, medyo mahirap maglagay kasi anim yung ano niya. Lalapat sa salamin. So, kung apat lang to, madali lang to. So, iniwasan natin yung siwang para at least flat. Tulad yung may siwang na konti, nilagyan natin yun ng semento para at least dumikit. Yan po yung mga kasama kong mga tirador. Hindi tayo makapersa ng kanang kamay kasi pabaksin tayo ng umaga. Medyo ano, malay. So, ginagamitan po natin ng holder yung glass natin pag nagkakabit tayo. Po tayo muna ng poste kasi bagong lagay pa to, hindi natin matatapakan, baka gumalaw agad. Yan, naglalagay po tayo ng poste. So wala po siyang manual kaya dapat sasay ko na lang natin. So, makikita nyo
May connector yan, so sa gitna yan. Ito, single. So, ilagay natin sa dulo. So, lalagay tayo dito ng single, 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 gitna, may connector. Yan yung glass na ilalagay natin sa portion na yun, yung corner. May isang glass pa doon ay kakabit, so magkakatay ng special cut na glass kasi nagputol tayo doon para doon dapat din. So ayan yung mga poste niya. So naglilinis muna tayo ng glass bago natin ilagay. May gumagawa rin dito. So, ito po tayo sa ilalim. Naglagay tayo ng kahoy para at least malagyan muna nila ng malagyan muna natin ng sealant yan. So, ang problema doon may bakal kaya medyo nag-iingat tayo. So, dalawa po yung kahoy dyan, sa malaki sa maliit. Pag nalagyan na ang sealant, tatanggalin natin yung malaki para bumaba siya at hindi agad lumikot yung sealant doon. Dahan-dahan lang. Nandito sa corner, naglagay tayo ng kahoy. In case bumuga, hindi siya mababasag. Medyo maingat lang po tayo pag dito nagkakabit tayo ng glass. Pero ito, hindi naman ito katulad ng ordinary glass. Pag nabasag ito, parang mga mais-mais. Tsaka double siya. Kaya medyo mabigat. So, sa mga hindi nakakaalam, ito po eh, tayo yung nag-assemble nito. From China po ito. So, mahirap, wala siyang manual. Ayan po, nailagin na natin. Mabilisan lang yan kasi madaling matuyo yung sealant niya. Diskartihan lang talaga sa trabaho. So ayan yung ating kahoy na nilagay. So ayan yung mga poste niya. So, hindi siya lubilado. Kailangan natin i-level. Eto, okay na po siya. Tsaka itong isa, okay na rin yan. So, ginawa na lang natin ang paraan. Lagyan natin ang kahoy sa baba, baka lalagyan natin ng silicone. Para lang siya mag-level. No choice tayo, wala tayong kung ano man. Lalagyan na natin ng glass. Babanat muna ng biskuit. Meron din po tayo itong tubig. So, binigay ng ano yan, ng Saudi customer. So, ayan yung kasama natin. Oh. Akil-akil. Ayan na. Nakabitan na natin ng ano ng
yung release niya yung tubo. So yung cut ng glass nila okay naman, kaso mo yung butas hindi tatama. Kaya mag-special ka tayo dyan. So no choice tayo, yun naman ang ano nang may ano, nagpapagawa. Kasi yung butas, parehas yung sukat dito. Pagdating dito, hindi na siya tatama. So susukatan na lang natin ang salamin. Itong sa baba, kompleto na. Okay na yan. So, itong part na to, ito na lang yung kulang. Tsaka to. Ito nagputol tayo. So, special cut din yung glass niya. Salamin na ba? Salamin na virus na. Jalala to starring malum. Ayun. Hada na sa dik. Mia. Ayo, smooth. So ito po yung last part natin. Special cut yung glass natin dito. So dati ito mahaba, ganito to. So pinutol natin. So yung glass nito, na original, hindi na natin magagamit. Mag-special cut tayo dito. So kailangan natin magbutas dito para dun sa poste. So dyan man sa taas, may elbow siya dyan. Bago yan straight na lang, mayroon dito ng natakip. So yung mga glass, hindi talaga magtama, hindi magtugma. So special cut na lang natin yan. Testing tayo dun ng isa. So hindi siya nabilado. So ayan po, nabutasan na natin. So ito yung lalagay natin yung last na poste niya. So ito, discarte na lang talaga. So ayan, itong kain na to temporary lang kasi ikakat natin yung glass nito. Aywa! So, pang problema dito, eto. Itong kanyang pinaka-elbow. So, tatama dito. Wala tayong magagawa. Yan na yun eh. Yan kasi yung level nyo eh. Pero kung medyo mataas yan, pwede tayong mag-adjust dito. Kasi may standard yung sukat ng poste. Pare-parehas lang. Remedyohan na lang natin ito. Ikakat natin. So ito, diniskartehan na lang natin. Yung portion na yung kinat natin. Yan. Kasi kung hindi natin gagawin, ito, pakit naman tignan. So okay na yan. So kailangan lang level ito ibabaw. Yan. So may gap doon na maliit. Iaangat natin ng konti itong poste. So ito po, okay na po yan. Ayos na natin. So mag setup tayo. Ayusin natin yung mga holder ng glass. So level yan ngayon. Para at least pag ginawa na natin ang sukat ng glass, maganda yung kalalabasan niya. So itong portion na to, dapat meron siyang ganun, yung kakapitan ng glass.
ang diskarte dito, ikakat na lang natin siya dyan. Pag nakat na siya, lalagay natin yung nut sa loob, i-weldingan natin, ibabalik natin. Baka natin i-spot yung ibabalik natin sa dati. So, kailangan muna nila tong ano, i-finish bako tayo maglagay ng glass. So yan lang po yan, ha? Tapos na po yan, kulang na lang ito yung glass. May glass siya kasi mo talaga hindi kakas siya. Remedyohan na lang natin ito lahat. So okay na po, maraming salamat sa pagsubaybay. May babalikan pa po tayong trabaho dito. Yung area yun, sa gilid lalagyan natin ng railings. Pero ano na lang yan, siguro steel na lang ipapalagay nung may-ari niya. So ganyan po, i-align natin yan. And total magpapalit tayo ng glass. Iaayos na natin yung bracket niya. Para at least is maganda yung forma. O yung original niya, yung sukat ng glass niya kasi pare-parehas. So, ito niya yung sa taas, nakaganoon, slide. Ito, slide din pero mababa yung slide niya. So, talaga hindi kakasya yung glass. So, ayan guys, tapos na tayo. Set up na natin yung framing niya ng railings. So, susukatan na lang natin ng glass yan. Naglinis-linis muna tayo ng area para hindi naman nakakahiya sa may-ari. So, maraming salamat sa panonood. At patuloy na nagsusubaybay sa ating channel.